medyo nawawala na yung tigas ng ano ko, dude, kasi nalalabas niya na yung milk. So kanina masakit na talaga. Ayun, parang ano, parang nagsuot ka ng bra na hindi komportable. Yan, dito naman tayo sa kabilang side. So, siguro papalodge ko na lang ulit siya kasi medyo masakit pa dyan. But, dito na tayo kasi tumatagas na siya, guys. Guys, so gising na si Alonchoy. Papadeden ko lang siya. Ito yung ano, papadede ko. Kasi hindi ako marunong mag-store. Masasayang kapag ano, may tira. Guys, hey guys, and welcome back to another vlog. So late na ako nag-start mag-vlog kasi lagi na walang naman namin yung morning routine namin, although hindi kami nakapagpa-araw kasi walang araw, and then umaambon kanina. So ayun, nag-edit lang ako ng vlog, and then yun, nag-haka ako kasi medyo masakit na siya, tumitigas-tigas na siya, and tulog pa yung kakain. Tulog pa yung dedede. Ayan, kaya nag-haka na lang muna ako. Tapos, ilalagay ko siya dito. And then, doon ko na lang siya ipapa-dede mamaya. And, guys, sobrang dami ng agad. Hindi ko pa nalalagay ng maayos yung haka. Parang unting nasak pa lang. Dire-diretso yung labas ng milk ko. So, yun. So, yan. Mayroon na naman tayong ano dito, palace. Kasi, supporta yan para hindi malaglag yung hama. At yan, mag-edit ulit ako habang tulog ko siya. Kasi, marami akong pending na vlog. Ayan, uploading na. Ay, processing na pala. Tapos na siya mag-upload. Tapos, naka-ready na din yung vlog natin for today. Tapos, ayan, na-upload ko na yung vlog for tomorrow. Tapos, tapos mag-e-edit na lang ulit ako para dire-diretso yung vlog. Kahit na hindi ako mag-edit ng isang araw, may reserva pa rin tayo. Is yes, ano pa naman. Then si Alonso tulog. Ayan. Then ito yung binili ko kahapon doon sa may hospital. Kahapon ba yun? Nagpa-check up. Ang sarap daw nung Hopiang Mango. Ba't masarap? Di ba may tinda naman? May tinda naman tayong ganito. Hindi naman. Oh, bago. Lahat ng kumain, nagsabi ng masarap. Ayun, may dalawa pang natira. Maya, kainin natin. Snack. And then si ate. Mukbang is real. Ay, ano? Ano? Vlog is real. Cooking vlog is real. It's life. Ayan, nanghina siya sa dugo. Kasi yung ulam namin yan dinuguan. Request ni Kuya. Hindi kinaya ng chef. Pagtiga-tiga lang daw. Opo siya dun sa ano eh. Sa lamese. So ayan yung mga behind the scene. Sorry ako. Si Tindugo. Pasintabi po sa mga madidiriin sa dugo. Pero ayan siya. Pero masarap yan pag naduto. Favorite namin yan. Hindi naman favorite kasi hindi naman laging nakakain namin. Pero pangatlong luto pa lang yan dito sa bahay. Kachan! Behind the scene. Mag-vlog na siya. Gusto mo yun? Tanghalian namin. So yan, panoorin nyo na lang to sa channel niya, guys. Kung gusto nyo yung mga cooking kineme. Yan, lulutuin niya to sa channel niya. Anyway, mag-edit muna ako. Para habang tulog si Alonso, may matapos pa akong isang kahit video. Tapos ito pala yung ano, hindi ko pala na napakita. Di ba kinuha kahapon yung lamesa namin. Ayan, merong ganito sila kuya dun sa kennel nila. So nilagay na lang muna dito kasi kagabi, dun kami kumakain. And dalawa lang yung kumakain kasi hindi kasha. So ayan, nilagay muna namin tong cold na table dito. Ayan, edit muna ako guys. Para makarami. Medyo nawawala na yung tigas ng ano ko, dude, kasi nalalabas niya na yung milk. So, kanina masakit na talaga. Ayun, parang ano, parang nagsuot ka ng bra na hindi komportable. Yan na. So, yan, dumadami na. Parang ano na, kalahati na ng haba yung naiipon. So, mamaya itatransfer ko na dito kasi mapupuno na yung haka. Dito pa lang sa kabilang ano. Side. And then dito, ihaka ko din kasi medyo matigas na din siya, masakit. Masakit siya, yes. Kaya kailangan labels.
Dami na. Ang ganyan yung ano, yung flow ng milk ko. Nung nasak na. Diretso talaga siyang ganun. Dati kasi drop-drop lang. Ngayon diretso na talaga ganun. Parang sa back na ginagawa. Pero sa akin continuous. Diretsong pinutas na. Sa mga firefight. Smell. Ang may binutas ng ano, sinuli. Ay, sinuli. Karayon. Parang binutas ng karayon. Tapos, yun yung ganun kaliit lang yung tagas. Pero, dire-diretso. Anyway, ayan, magluluto na daw si ate. So, gagamitin niya yung camera. Balik ako naman kayo dyan. Ayan, so, tignan na natin yung milk na nakulek ko dito sa right boob. Hindi na kasi siya, although meron pa dito masakit, may matigas pa. Ayan. So, siguro meron pang laman. Mapupuno na kasi yung haka. So, kailangan ko na i-transfer muna dito sa bottle. Kasi baka umapaw-apaw siya. Ayan. Transfer ko lang, guys. And then, try ko ulit mag-collect pa. Dadaan nga kasi baka matapon. Sayang ang kinam. Oh! Ang dito pala. Kaya nakapalahati na ako ng haka. Ay, yung battery. Yan. So, medyo nangalahati naman yung haka natin. Ano lang to? Wala pang 30 minutes. Ay, ilang ounce? 2 ounce. 2 ounces yung nakulay ko. Saktong 2 ounces. So, lipat ko muna dito, guys, bago ko i-continue. Siya. And then, kukulot naman ako dito sa kabila kasi masakit na talaga siya, matigas. Matigas na siya, girls. So, pag magpapump na kayo, although hindi naman ako expert, ayan, massage niyo lang siya habang pinapump niyo para medyo kumalma naman yung matigas na part. So, ginaganyan-ganyan ko siya para yung ano din ng milk tuloy-tuloy. Okay. Yan, kulit lang ako dito sa kabila. Yan, dito naman tayo sa kabilang side. Ito, siguro papalodge ko na lang ulit siya kasi medyo masakit pa dyan. But, hindi na tayo kasi tumatagas na siya, guys. Tumatagas na. Gusto niya, tumatagas. Sak na yung broccoli, guys. DM. So, massage nyo na. Tutorial. Gusto nyo yun? Tutorial. Okay, para matanggal yung tigas. Pag napagod po kayo, pa-massage nyo sa katabi nyo. Party-party yung mami niya, dalaga. Tandang nagpapa. So, puno na yung haka ko dito. Parang wala pang 30 minutes. Mas maraming laman dito, guys. Sa gob na to. Kasi parang mas pinapalodge ko siya dito sa side kaysa dito. So, parang naipon. Yan. Itatransfer ko na ulit siya dito sa bottle kasi baka matapon. Kasi puno na talaga siya. Like, mapupuno na talaga. As in, puno na talaga, guys. Masayat yung utong. So, yun. Ilipat. Ay. Pero ilipat ko muna, guys. Kasi nga, ayun, puno na siya. Ang dami. Lucky. Ta-da! Diba na puno? Ayun yung
na-collect natin dito sa left bubay. Bubay, tanggalin muna natin tong lace natin, palace natin. Sobrang helpful nito, guys. Yung may ganito. Kasi dati talaga, lagi akong natatapunan ng gatas. And inis na inis ako. Pati si Danay, inis na. Kasi nga, sayang. And then, before, hindi pa naman ganyan kadami yung milk ko. So, kahit ganito kaunti, sobrang importante na yun. Tapos matatapon pa rin. Kaya inis na inis ako. Kaya naisip ni Dan na lagyan na ito. Actually, and, guys, sa short niya yun. Sa short niya ni Dan. Sa kortina. Palayan ng kortina. Ayan. So, nakakuha tayo ng 3.5 or magpo 4 ounces dito sa side. And meron pa siyang tira kasi masakit pa yung kineme ko dito. So, ibabalik ko to kapag na-transfer ko na dito. Baka magpuno to girl. Apaw-apaw talaga siya, girl. Dami. Galing mo. Dami. Mas marami to compared dun sa last time na naghaka ako. Na marami. Yeah. Mas marami today. And meron pang tira dito. Tapos, wala pa yung 30 minutes. Parang mga 20 minutes pa lang ata akong naghaka dito sa site. And ganun siya kadami. So, yeah. Napunan natin yung isang maliit na bottle ni Alonso. O, diba? Gusto mo yun? Kailangan na natin ng milk storage. Ang dami yun. Shepherd. So, mama. Kaya niya yung ubusin, diba? Ano yung text ko kaya yung ano niya? Ang una. Text ko kaya yung pwede. Matanda na ata. Kasi parang bitin na siya sa ano? Sa 2 ounces. Laksa ka po. Ising na si Alonchoy. Papadidene ko lang siya. Ito yung ano, papadede ko. Kasi hindi ako mag-store. Masasayang kapag ano, may tira. Bibi. Daming milk ng baby. Ang daming leftwork naman ng baby. Yan guys, so napa-dede ko na sa kanya yung ilang ounce ba na dede niya. 3 ounces, almost 4 ounces ng breast milk. Ito na lang yung natira. And then, tulog na ulit siya. Ayan, pero papaliguan ko yan para dire-diretso na yung tulog niya kasi magtuto na. Pero ayan, sarap na sana ng tulog niya. Pero kailangan na naman mag-bath. Iyak-iyak na naman. Tawa-tawa pa. Tawa pa eh. Tawa muna bago iyak. Sus. Uy, sus. Anot-anot. Ay. Kain tayo guys, late lunch na naman, 3 PM na, pero kailangan kumain para uminom ng gamot. So, ayan yung ulam natin yung niluto ni ate, yung dinuguan. Yeah, kain tayo. Tapos na pala, ay, hindi pa ako, tapos na ako mag-edit sa isang video, pero mag-edit pa ako maya-maya. Yan, so nakatapos pa ako ng isa, bali dalawa na yung na-edit ko guys. And then si baby, ayan, pinadede ko ulit siya kanina, tulog na naman siya. Ayan. Pagdating na yung papa niya, tulog pa din. Tapos pagdating ng papa niya, gigising niya para dumede ulit. Tinatakpan ko lang kasi nasisilaw. Nag-hapon kami nakaupo din. Gabi na. Umupo kami dito ng maaga. Gabi na. Oo. Gabi na, nandito pa rin kami. Pero sobrang productive. Yes. Kasi naka-edit kami. Maghapon kami nag-edit. Since wala naman kami ibang gagawin. And then, since nakikisama naman itong... Skuday. Di, malungkot yung kuya ko ngayon, guys. Depressed po siya. Apo. Marami po siyang iniisip na problema. Pasensya na po. So, gusto niya yan? Pumupugrat yung puwet ng baby namin.
Papa-breastfeed siya. Sabi ni Alonzo, sorry po. Sorry guys. Guys. Tapos, yan na, tinutunan nila yung food ni Hunter. Yan, tapos ko na ipa-breastfeed si Alonzo. Pinapaburp na siya ni ate. Sabi niya gusto niya daw siya magpaburp. And then yung mga balloons ni Alonzo, andyan pa rin. Hanggang first birthday. Ang tiba yun. Yung ano pa yan, yung pagdating namin dito. Welcome home. Welcome, mapa-welcome home nila. Kulay sila. Kakulay kayo, be. Kain! Kain kayo, Lesa. Ha? Wala na pang nag-upload ako dyan. Shoutout mo naman sila. Shoutout kay guys. Ano yung taga-anik yan? Kanina yung tatlong magkapatid. Ang gabi. Ano yung dagdag yun yan? Dapat may bayad kami. Batayin mo siya lang. Okay? Batayin. Ha? Pag umiya ka eh, stop ako. Sige. Wow, paano mo talaga? Hindi umiiyak kahit kurutin po. Ano? Gusto talaga ko, ayaw umiyak. Talaga po? Daddy, I love you, Daddy. Ginising niya po. Ginising niya po si Alonzo, tapos ngayon pinapatulog niya po. Ang galing. Ang galing, di ba? Dahil na pala ito eh. Tulog lang ako dahil. May mga ito lang ngayon. Ha? Parang iyak-iyak. Ganun, di ba? Ganun lang yung katawi yun. Ako, ganun na. Katirik na. Pero di love. Nailo na. Nailo na pala.